Ano ang pagkakaiba ng keto diet sa regular na low-carb diet or sa standard na low-carb diet? Ang keto diet is a low-carb diet, pero mayroon kasi siyang sinusunod na macros, so mas strict siya sa low-carb diet. Ang macros ng keto diet ay 70 to 75% fat. Fat yung pinakamarami mong kakainin. Tapos, moderate lang ang protein natin, 20 to 25%, at 5% lang ang carbohydrates. At yun ay net carb. During fasting hours, ang recommended na pwede natin inumin ay tubig, pwede rin ng kape, basta pure black coffee, and then sa tea, pwede rin naman siya ng green tea o kaya ng black tea. Basta pure lang siya, walang halong kahit ano. During fasting hours kasi, kailangan mababa lang yung calories intake natin, yung water zero calories, green tea tsaka black coffee, konti din lang yung mga calories na yan, kaya kahit na uminom ko ng mga ganyan, mananatili ka pa rin sa fasting state. Ang ketogenic diet ay very low-carb diet, kaya lahat ng matataas ang carbohydrates ay bawal sa ketogenic diet. Ang mga pagkain tulad ng kanin, pasta, pati na rin ang mga tinapay ay matataas ang carbohydrates, kaya bawal siya sa ketogenic diet. Sa mga drinks naman, obvious naman na ang bawal dyan ay mga soft drinks at lahat ng uri ng mga fruit juice na nabibili natin sa supermarket na ginamitan ng sugar. So, ang pinakamaganda natin gawin ay kailangan natin i-check ang label ng ating mga bibilhin upang makita natin kung ilang ba ang carbohydrates content ng mga to. Kung gusto mong mag-start ng keto or low-carb diet, huwag kang mag-alala kasi napakaraming pagkain na pwedeng kainin sa keto or low-carb diet. At mostly, healthy dapat kasi ang mga recommended ay healthy sources. Ang vegetables ay recommended sa keto or low-carb diet, especially yung green leafy vegetables. At dito sa Pilipinas, pwede yung mga talbos ng kangkong at kamote. Pwede ang nuts and seeds tulad ng almond nuts at syempre dito sa Pilipinas, pwede ang pili nuts. Pagdating sa fats, syempre hindi mawawala ang avocado. Syempre sa mantika na pwede mong gamitin, coconut oil, tsaka olive oil. Pwede rin ang dairy at ang mga milk substitutes. Milk substitute kasi hindi talaga pwede ang milk, pero pwede ang almond milk at ang coconut milk. Syempre ang favorite natin na cheese, basta ang recommended ay grass-fed. Sa karne, halos lahat ng karne ay pwede, pork, beef, at chicken. Kung favorite mong seafoods, pwede rin siya. At dahil hindi ko mababanggit lahat, ipapakita ko yung list. Sa keto or low-carb diet, hindi natin kailangan mag-count ng calories kasi hindi naman yun yung goal natin. Ang goal natin pag nasa ketogenic diet tayo ay mapunta tayo sa ketosis. Pero kung syempre nahihirapan kang ma-achieve yung weight goal mo at unti na lang yung kailangan mong tanggalin dun sa weight para ma-achieve mo yung goal mo, pwede kang mag-calorie deficit kasi makakatulong talaga yon. Pwede ba ang saging sa keto or low-carb diet? Sa keto or low-carb diet, ang main goal natin ay mababa lang ang carbohydrates, 20 net carbs below. Unfortunately, mataas ang carbohydrates ng saging. Ang isang 7 inches o medium size na may mga timbang na 118 grams ay mayroon ng total na 27 grams of carbs. At mayroon siyang fiber na 3.1 grams. So kung kukunin natin yung net carbs, yung total carbohydrates, ililess natin yung fiber, 23.9 grams of net carbs pa rin yung lalabas. So mataas pa rin siya kasi ang goal natin sa low carb o kaya sa ketogenic diet ay 20 net carbs pababa. So, out po ang saging sa keto or low-carb diet. Ano ang BPC or Bulletproof Coffee at ano yung mga sangkap nito? Sa Bulletproof Coffee, gagamit ka ng pure black coffee tulad nito. Or pwede rin ng kaping barako. At kailangan mo din ng grass-fed butter na unsalted tulad nito. At lalagyan mo siya ng MCT oil. Pagdating naman sa ratio, pwede kang gumamit ng isang cup ng black coffee tapos lalagyan mo ng 1 tablespoon ng MCT oil at 1 tablespoon ng unsalted butter. Ang Bulletproof Coffee ay high in calorie kaya pwede mo siyang pamalit ng breakfast mo. At pwede mo rin siyang isama sa isang meal mo kapag ikaw ay nasa intermittent fasting. Just make sure na lang to count your macros kung ikaw ay nasa keto diet. At dahil hinaluan natin ng MCT oil at ng butter yung ating Bulletproof Coffee, mahirap siyang haluin. Kaya kailangan natin siyang gamitan ng coffee fratter. Nabili ko lang to sa Shopee. Mura lang siya. Wala pa siyang 100 pesos. At may mas mura ka pang mabibili kaysa dito. Pero kung wala kang coffee fratter, pwede ka namang gumamit ng blender. Make sure lang na pwede sa mainit yung blender mo kasi nga mainit yung coffee.
Pero kung wala kang blender at wala ka ding coffee fratter, don't worry kasi pwede ka namang gumamit ng baunan. Ito glass and then ito naman ay bamboo. So ang gagawin mo, aalugin mo lang siya ng maigi hanggang sa mag-combine or mahalo ng maigi yung butter, yung oil at yung coffee. Or pwede kang gumamit ito, glass tapos plastic to. Pero tong plastic na to, pwede sa mainit. Pagkatapos mong alugin ng maigi at mahalo yung coffee, butter at MCT oil, huwag mo siyang bubuksan kaagad. Hayaan mo muna na mag-settle siya tapos dun mo siya buksan. Sana ay nakatulong tong mga tips na to sa inyo. Ano ang pwedeng ipalit kapag wala kang MCT oil para sa yung bulletproof coffee? Pwede kang gumamit ng extra virgin coconut oil or coconut oil. Pwede ka rin gumamit ng extra virgin olive oil or olive oil. Pwede ba ang all-purpose cream na ilagay sa coffee? Kung gusto mo na mas creamy yung coffee mo, okay lang naman na maglagay ng all-purpose cream. Pwede itong all-purpose cream ng Magnolia or itong Nestle. Pwede ka rin maglagay ng almond milk o kaya ng heavy whipping cream or whipping cream. Or pwede ka rin maglagay ng coconut milk. Basta make sure lang na unsweetened yung ilalagay mong almond milk tsaka coconut milk. At dahil bawal ang sugar sa keto or low carb diet, ito yung mga sugar substitute na pwede natin ipalit at tinatawag itong sweeteners. At syempre, ang recommended natin ay yung all-natural sweeteners. Pero pwede din naman yung ibang artificial sweeteners. Ito yung isa sa favorite kong gamitin, monk fruit, kasi all-natural siya. At ito yung isa sa madalas na ginagamit ko, stevia. Make sure lang guys kasi hindi lahat ng brand ay pasok sa keto or low carb diet kasi yung mga iba, hindi siya pure, may mga hinahalo sila. So check nyo yung label. Pag nagbe-bake naman ako, gumagamit ako ng monk fruit o kaya yung erythritol na may kasamang monk fruit kasi heat stable sila, okay sila pang bake. At pag lumalabas naman, ito yung madalas kong dalhin kasi nga, ang dami na nitong laman, ganito lang siya kaliliit. Ito ay stevia tablets. At ito naman yung artificial sweetener. Ito ay equal gold na made of sucralose. So, hindi ko siya madalas gamitin kasi mas prefer ko yung all-natural na sweeteners. During fasting hours, ang recommended na pwede nating inumin ay tubig. Pwede rin ng kape, basta pure black coffee. And then sa tea, pwede rin naman siya ng green tea o kaya ng black tea. Basta pure lang siya, walang halong kahit ano. During fasting hours kasi kailangan mababa lang yung calories intake natin. Yung water, zero calories, green tea tsaka black coffee, konti din lang yung mga calories na yan, kaya kahit na uminom ka ng mga ganyan, mananatili ka pa rin sa fasting state. Keto low carb rice alternatives. Ang isa sa rice alternatives ay pwede tong cabbage at gagawin natin siyang cabbage rice. Pwede rin ang cauliflower rice, pwede rin ang pechay, bok choy, o kaya yung pechay na galing sa Baguio tulad nito. O kaya, pwede rin ang sayote. Check mo na lang yung mga previous videos ko sa YouTube kasi mahaba yung videos na yon at hindi kakasya dito sa TikTok. So, check mo na lang kung paano lutuin ang mga to para maging alternative ng rice. Zero net carb na low calories pa. Kung gusto mo naman na zero yung net carbs niya, ito yung bilhin mo, Shirataki Rice. Meron siyang 3 grams na carbohydrates, pero meron din siyang dietary fiber na 3 grams, kaya ang net carb niya ay zero. Ang isang pouch nito, meron siyang 200 grams at ang kilocalories lang nito ay 10. At maraming health benefits to at matagal na itong ginagamit sa China at sa Japan, more than 2,000 years na. At available to sa sozo.ph at check niyo yung discount code for 5% off. Madali lang itong i-prepare at yung texture niya ay para talaga siyang rice. Yun nga lang, medyo may pagka-rubbery siya ng onte, lalo na yung ibang brand. Wala siyang lasa, so ikaw na yung bahalang magtimpla. Ito nilagyan ko din siya ng turmeric, kaya nagkulay dilaw siya. At ito na yung finished product ng ating rice meal, Shirataki Rice. Ang isang cup ng oatmeal kasi may 339 calories. So, isang cup, marami na yon. So, kung nagda-diet ka, hindi ka naman mag-i-intake ng 1 cup. Tapos, ang oatmeal, kapag nilagyan mo na ng tubig, dumadami siya. So, kung 339 yon, i-divide mo yon sa dalawa kasi 1 half lang yung kakainin mo. So, mas mababa yung calories na makukonsum mo. So, pwede siya sa calorie deficit. Pero sa keto or low carb diet,
ang oatmeal kasi, ang isang cup nun, ay mayroon siyang 58 carbohydrates. Mayroon naman siyang fiber na 9. Tatandaan natin na sa keto or low carb diet, lalo na kapag nag-start ka, pwede naman talaga na i-less mo lagi yung fiber. So, ang ika-count mo lang ay net carbs. So, 58 less 9. So, mayroon kang 49 net carbs. 1 cup yun. So, kung i-divide mo siya ng 2, mayroong 24.5 net carb ang isang half cup lang ng oatmeal. So, out talaga siya sa keto or low carb diet. Pero kung ang napili mong ipalit sa white rice naman ay brown rice, halos hindi na kasi nagkakalayo when it comes to carbohydrates or net carb ng white rice sa brown rice. May difference sila pero hindi ganun kalaki. Kung balanced diet lang naman ang gagawin mo, mas healthy choice pa rin naman ang brown rice. Pero kung keto or low carb diet ang gagawin mo, out siya kasi may 45 carbohydrates ang isang cup ng brown rice. Tapos, ang fiber nun ay 3.5 lang. So, mayroon pa rin natitirang 41.5 net carbs. So, kahit kalahating cup ng rice yung kakainin mo, mahigit 20 pa rin ang net carbs nun. Pagdating naman sa quinoa, kung mapapansin mo, may mga video na makikita ka sa YouTube na keto sila pero gumagamit sila ng quinoa. Quinoa kasi, mas may pinakamababang carbohydrates compared sa mga nauna na nabanggit na natin. Total carbohydrates ng isang cup ay 39, pero mataas yung fiber niya, which is 5.18. Net carb niya ay 33.82 per cup. So kung half cup lang yung kakainin mo, 16.91 yung net carbs nun. So, kung tutusin mo, mataas pa rin, lalo na kapag 20 grams below yung ina-achieve mo. At saka may mga studies pa rin na nakakapag-spike siya ng blood sugar. Pagdating naman sa kamote, actually, sa lahat ng pinresent natin, parang in terms of grams, sa 100 grams, siya yung isa sa pinakamababa na net carb. So, 100 grams kasi, meron lang siyang 20 carbohydrates at ang tatlo doon ay fiber. So, 17 lang yung net carbs niya per 100 grams. Pero, mabigat kasi ang kamote. So, yung medium na kamote ay halos 26 yung carbohydrates noon. Tapos, meron siyang fiber na 3.9 or around 4 grams. So, ang net carb niya ay 22.1. So, kung hahatiin mo yung 22.1, 11.05. So, kalahati ng medium na kamote ay 11.05. So, medyo mataas pa rin talaga siya sa carbohydrates.